Magandang umaga mga katribo. Okay, ngayong araw samahan niyo kami. Samahan niyo ako lang pala. At magpi-prepare tayo kung paano pagsisimula ng paghagod. Unang-una, kapag ka nakita niyo yung platen niyo ay medyo marumi na at mahina na yung kapit. So, kailangan natin siyang linisan. So, ang kailangan lang naman natin dito is tabo. Alam naman natin lahat, ang tabo, nakakatulong yan, pangalis ng baho. Hindi lang baho, panlinis din ang mga marurumi. Dahil sa tabo, may tubig na panglinis ng dumi. So, kuha tayo ng tabo. So, ito ang mga gamit, no? Tabo, tubig, paleta. So, gamitan din natin ang Scotch Brite. Labas ang baho. Nang dahil sa tabo, natanggal ang baho. Sa mga katribo, ito yung Scotch Brite. Ano? Kahit luma na yan, tumatalog pa yan. Sabi nga nila, ito yung Scotch Brite daw na matibay. Buhay pa yung binili. Patay na yung bumili. Ganun sa katibay. So, simple lang naman, ano, mga katribo. Babasahin yung Scotch Brite. Kukuskus. At makikita mo, matatanggal yung mga fiber ng tela na dumikit dun sa table na dun. Okay. So, mga katribo, ganito yung simple lang na paglilinis ng platen kapag kain din sa dumidikit. Ngayon, kapag ka natuyo na ulit ito, nabawasan na yung fiber, eto hindi mo muna siya lagyan ng table na desi. Kapag natuyo na yan, balik sa dating bigit yan. Baby. Baby, hi. Baby. So, pagkatapos kuskusin ang Scotch Brite, susunod natin yung paleta para makuha natin yung mga fiber na umangat sa pagkuskus ng Scotch Brite. So, ito po yung natanggal natin, no, mga katribo. So, ito yung nagpapalis ng dikit ng table adhesive. No? Nakukuha ng table adhesive yung fiber, then natatakpan ng fiber yung adhesive, kaya humihina yung kapit niya. So, para muling dumikit siya, natanggalin natin, lilinisan natin. So, ingatan lang natin, ano, paggamit ng paleta. Kailangan, hindi masusugatan yung table adhesive at saka yung at ating ano palette tape. So actually hindi naman palette tape eh. DIY lang yan, wallpaper lang yan. So kasunod ganun din, parehas ng procedure.
marami, no? Marami tayo ng buwag sa dress. Lagi nata, no? Hindi nasusugatan niya, Desi. Kasi oras mo masugatan yan, may tuklapan yan, magkakaroon siya ng hold, try on. Paghagod natin, hindi mapapantay yung pintura natin. O yung iba yun, ilang tawagin pintura, pero bilang isang matagal nang magtatatak, nakasanayan na natin yung tawag na pintura. Kapag pinag-uusapan, ay pagtatatak ng damit at sinabi mong pintura, common sense na pintura para sa damit ang ating pinag-uusapan. Nakikita po ng anak kong babae yung picture sa tarpaulin ni Apo Wangod, nasabi niya, Mama, kasi yun lang yung salita na madali niyang nasasabi. May hirapan siya sa lola, hirapan siya sa lolo, kaya Mama. Carlos po, pang-apat sa aking mga anak. At yung babae naman ay pang-lima. Hindi na rin ito ang pintura niya, ano? Hindi na rin ito ang pintura?
dalawa pa, tatlo na lang. At makakasimula na tayo. Katribo, yung gagawin natin ngayon ay reprint na lang. So, kung mapapansin nyo yung mga screen natin, nakasalang na dito sa rotary. No? So, pangalawang beses na natin yung gagawin. Hindi na namin tinanggal yan. Para mag-ledger yung order, gagawin na lang agad. Ito nga pala, no, mga katribo, kaya medyo mabilis tayo makatapos ng imprenta sa rotary. Mayroon tayong tinatawag na flash dryer. Ayan yung flash dryer natin. No? Ayan yung flash dryer. Oras na tumapat dyan yung basang pintura or yung bagong hagod na pintura sa damit, pagtapat dyan, habang umahagod ka dun sa ibang damit, nakatapat yung basang pintura doon, then matutuyo siya ng kusa kasi mainit yan. Mainit yan. So, ayan nga pala, hindi lang ako yung nagtatrabaho ngayon dito. Mayroon pa rin ba? Ito mga katribo. Ayan, mamaya siguro kukuhanan din natin yan pag medyo tapos na yung kanilang ano. Hi, Asho. Set yata yung damit mo. Ganyan din yung kahapon. Ah. Walang kulay. Ah. Bukas pink naman yan. So, painitin na natin yung dryer natin. So, kasi binasa natin yung platen. Hindi pa siya ganun kalagkit, no? So, kailangan muna natin siyang patuyuin bago ma-achieve yung dating lagkit niya. So, mga katribo, no? Sa mga hindi nakakaalam or sa mga gustong magkaroon ng idea bakit kailangan ng... Ano ba yan? May daga. Bakit kailangan ng adhesive sa platen? So, ganito lang yan, ano? Kapag ka gusto mo ng quality ng trabaho, importante, mayroon table adhesive. Kasi unang-una, kapag ka mag-two coats ka, tatamaan mo pa rin yon sa dati niyang posisyon. Ngayon, kung wala siyang table adhesive, pag inangat mo yung screen, so, mawawala na sa original position yung damit. So, ang purpose ng adhesive is para mapanatili kung ano yung dating posisyon ng damit bago mo siya haguran hanggang sa matapos mo siyang haguran. No? O, ganun po mga katribo kung bakit kailangan natin ng table adhesive. Yun naman po ay parang glue, white glue, pero dumidikit siya kapag ka natuyo. At yung dikit na yun, nananatili po yun, hindi naman po siya dumidikit o sumasama sa damit. Kasi nakadesign po talaga siya para gamitin sa screen print. So, ayan po, si Jimboy. Pinalitan ako, gusto na akong palitan.
Extra ba? So ayun, binuhay na po natin yung flash dryer para matuyo yung latte natin. Ibinisan. So ito naman mga katribon. Roma ink. So wala lang sticker kasi pansariling gamit. No? Ito yung royal blue. So ang sikreto pa namin dito, hindi lang basta halo, no? Hahaluan natin. Okay? Hahaluan natin ang tinatawag namin na soft base. So, ito naman pong soft base, ano? Sa mga hindi pa nakakaalam, ano? Ang soft base po ay clear base. Parang wet lock lang siya, clear. Wet lock ng plastisol. I mean clear ng plastisol. Ayan. Transparent po yan. So, ito naman pong soft base, ano? Ginagamit namin ito para ma-reduce yung viscosity. Para mas madulas ihagod yung ink natin, no? Hindi siya matigas. Nilalaro lang natin yung pag-print ng damit. Hindi tayo nag-aaksaya ng masyadong lakas para lang mapatagos natin yung ink natin doon sa screen. So, ginagamitan natin ng soft base. Then, ang advantage pa ng soft base, ano? Once ma-print natin sa damit yan, na final cure na, iba yung soft hand peel niya. Talagang, mapipil mo na malambot yung print, no? Hindi kagaya kung hindi natin lalagyan, medyo may tigas eh. Karakteristik ng plastisol may tigas. Ngayon, kung meron tayong soft base, so, yun yung nakakatulong. So, available po yan dito sa Roma. So, siguro, lagi nyo napapansin naman itong suot ng damit. No? Gusto ko munang pasalamatan yung nag-sponsor sa akin. Arden Clothing. Kay Brad Chikoy Garcia ng Kanlubang Laguna. Okay? Maraming salamat, Brad, sa padamit mo. So, kung may katanungan paano ihalo ito, mag-message lang po sa akin, ha? Sa messenger ko, or kung paano kayo makakakonect sa akin, pwede nyo akong tawagan sa cellphone ko, i-text, o sa messenger madalas, ha? Okay? So, haluan natin, ha? Lang, no? So, yung ganung karami para sa isang kilo, sakto na yun. Malaking tulong na yun. Kailangan mahalo natin ng pantay para sure tayo na yung soft base na inihalo natin halong-halo na doon sa royal blue natin. Okay mga katribo, yung gagawin nga pala natin ay short for a host. Kasi mayroon tayong tutulungan
kabrad natin na nag-positive sa COVID. Ngayon, medyo malaki yung bill na kanyang, ano, kanyang babayaran. So, bilang kapatid sa fraternity, kailangan tayo gumawa ng paraan, no? Ito nga pala sa effort ng brad na si Jay Oxon. Siya yung nag-organize nitong Church for a Cause ni Brad Ball. No? So, tayo naman tutulong para malagyan ng print yung damit na ibinibenta nila para makalikom ng pondo at maibigay doon sa brad. So, sa mga kabrad ko dyan, no? Tol, sis, meron tayong shirt for a cause para kay Brad Ball. Alam nyo na. Kaya na mga katribo yung first book natin. Sa screen printing mga katribo, walang shortcut ha. Ang gusto
gusto natin na makilala yung quality ng trabaho natin, hindi natin kailangan shortcut. Kailangan yung proseso talaga gusto katribo, ito na ulit yung simula. Ito tayo muna, no? Oh, ano? Ganon siya kabilis matuyo, no? So, yung yellow gold naman. So, yung ginagawa natin is two color painting. Royal blue, yellow gold. Okay, mga katribo, ito na ulit kung saan tayo nagsimula, no? So, ganun lang kabilis, ano? Walong damit, pero kapag kahinabot ko, pag angat ko, ikuting ko, tuyo na kagad yun. Kasi marami akong naririnig ng mga sabi-sabi ng mga screen printer na mabagal daw patuyuin yung plastisol. Pero dito sa amin, nakikita nyo naman kung gaano kabilis. Ang tempo lang natin, yung paghagod ko lang, pag angat ko, iikutin na namin, tuyo na yon. So, ganun lang kabilis. Siguro mga 5 to 7 seconds or parang wala pang ganun, tuyo na kagad siya. So, yung mga nagsasabi na mabagal matuyo yung plastisol, may mga paraan po yan. Kung paano mapapabilis tayo magpatuyo. Marami pong paraan. Pero kung heat gun nga naman yung gagamitin, medyo may katagalan talaga. Unlike kung may plus dryer ka, in a matter of seconds, mapapatuyo mo yung isang malaking design. Kasi yung plus dryer, pag tapat niya, kung gaano kalapad yung plus dryer mo, ganun din kalapad yung binibigay na init. No, kaya, mas mabilis makapagpatuyo. Buo na matutuyo. Hindi kagaya ng heat gun eh. May portion na tinatamaan ng init. So, ibig sabihin, kung alin lang yung tinatamaan ng init, yun lang yung matutuyo. Kaya medyo matagal talagang gamitin sa plastisol yung heat gun. So, same din naman sa water base, ganun din naman eh. Ang pantuyo natin sa water base is air dryer o yung mga heater, mga blower. So, ibig sabihin, portion by portion din siya nakakapagpatuyo. Ganun din siya kabagal. No? Advantage pa nga sa plastisol eh. Ang plastisol, nabibigyan mo ng mataas na init. Hindi siya pumupulo or hindi siya nagbabubbles. Kasi unang-una, wala naman siyang water content. Unlike ng water base, water base siya, sure tayo, may water content siya. Kaya tinawag ng water base. So, ibig sabihin, kapag na-reach ng water base ink natin, yung boiling temperature niya na binibigay o yung boiling point niya na ini-apply natin gamit yung mga heater, gamit yung mga heat gun or whatsoever na ginagamit natin. Kapag na-reach niya yung boiling point, 101% talagang magbabubble siya. Maliliit na bubbles. So, nakaka-apekto yun sa tibay ng print natin. So, kaya may nagsasabi na nagka-crack. Siguro yun yung isa sa mga dahilan. Kasi hindi na siya nakalapat dun sa mismong damit. Nagkaroon na siya ng awang kasi may bubbles siya sa loob. So, yun yung isang
sa tingin ko through my experience. Isang dahilan yung kung bakit sabi nila nagtutuklap daw, siyempre hindi na siya nakalapat sa damit. Kung gaano na lang katibay yung nasa ibabaw na nagkakapit, yun na lang yung tibay niya. Ngayon, kung mag-crack yun, matutuklap talaga siya. So, okay, mga ka-tribo, ituloy natin, no? So, ibig sabihin, no, nakita naman natin, kumpleto na. Royal blue and gold. So, bakit hindi pa kailangan tanggalin? So, gaya nga nung sabi ko sa inyo, walang shortcut sa screen printing kung gusto natin ng quality trabaho. Actually, pwede na to eh. Oh? Pero, hindi natin ginagawa yon. Pilit pa rin natin ina-achieve yung quality na print out talaga. So, kailangan natin itong ituko. Every color, ah. Every color. Okay. So, ito double coat muna natin yung yellow gold. Yellow gold. Dalawang beses na yun. So, alam ko po yun na doon kami nagsimula. Ito dito kami nagsimula kasi meron po yung palatandaan. And then may number din yan. 1, 2, 3, 4. Lagi kami sa 1 nagsisimula. Para alam namin kung naduklib na ba namin yung kulay or hindi pa. So, yun yung simple palatandaan namin. So, ito, tuyo na rin.
bakit po ako lumipat ng pwesto? Kasi kung matututukan ng test dryer yung damit, mabubugbog mo masyado sa init. So habang naglalagay tayo ng panibagong damit, bagong salang ulit, so ililihis muna natin yung plus dryer. Kasi po yung plus dryer natin, tuloy-tuloy lang ng init yan. On and off lang yan. So kailangan hiwalay natin muna siya ng konti. Ililihis ng konti ay para hindi nabubugbog ng init yung mga damit. May nanonood sa atin habang nagtatrabaho. Batiin natin Yorme, si Kuya Moreno. Andyan po si Miss Leng. Andyan din si Apo Wangod. Mga nanonood sa atin. Andyan din nga pala si Kuya Arnel. Ano, mga katribo, kung napansin ninyo, since kailangan natin i-two coats every color, no, bakit pinahiram ko yung unang kulay, yung royal blue, hindi ko na muna itinuloy-tuloy na two coats ko na kagad, so para tapos na ako dun sa royal blue. So ganito po yan, explanation ko, no, sa aking experience. Ang ginagawa namin, let's say halimbawa dalawang kulay or tatlong kulay, kailangan mapahiram muna namin ng tigil isang kulay. So, bakit po ganon? Kapag ka dinoble mo na kaagad yung isang kulay, ibig sabihin mataas na, kumbaga mataas na yung thickness niya, meron na siyang thickness. So, may possibility na magbi-bleed yung kasunod na kulay kasi kailangan mo siyang diinan para umabot siya dun sa substrate, dun sa tela. No? So, doon tayo makakakuha ng mga pagsabog ng mga ink kasi pupersahin natin eh. Kung hindi naman natin pupersahin, mapapansin natin na medyo malabo yung kulay. Kasi nga, hindi siya gaanong nakapenetrate o hindi siya gaanong nakapasok dun sa tela. Hindi siya lumapat. Kumbaga, yung pintura natin is naiiwanan sa screen.
No? Sa screen lang siya nag-build, hindi doon sa damit. So, kaya ang ginagawa namin, every color, kung apat or limang kulay yan, lahat ng kulay, kukumpletuhin namin yan. Pagkakumpleto na yung kulay, saka namin, ido-double coat ng isa-isa. Okay po, ganun lang yung ginagawa namin.
ha? Thank you.
Kita tayo isang screen printer din si Sir Sir, ano yung pangalan nga ng tatlo? Wala pa sir, ano pa lang. Ah, nagsisa pa lang. Okay, okay. Maganda yan. Mukhang pa-pandemya eh. Pagkatapos sa training ko sa inyo, tumulong-tulong yung ano eh. Oo. Ngayon, magagamit mo na yun, training mo. Oo. Simulan natin. Ngayon, kung may mga kailangan naman, dito lang kami. Pero yun, may ano tayo, may diba? Pagkatapos lang ako dito, banda, sabi ko, kukuha lang ako sa inyo. Si Sir Elmer, isa sa estudyante namin noong time ni Local Box. Local Box. So dito ka rin nag-training. Oh. Eh, iba na. Iba na, sir. Akita ko sa Facebook nyo, ganun eh. Oo. Siguro sa susunod, kung magpa-training kami doon naman sa kabila, doon sa room 204. Okay. Isa pa kami, isa ka na kami, hindi pa kami doon makabili yung sample ng package nyo. Ay, wala. Wala akong sample. Puro ano lang, cotton. Bangladesh cotton lang. Yung mga nandito na. So si Sir Elmer, magsisimula na rin ang screen printing journey niya. Alas yung pati. Tuloy-tuloy. Ano? Mga customer namin, yung dami na wala eh. Dami tumigil. Oo, oh, sir, yung ano, sa probinsya lang, yung inaano ko, yung kinahirmat, may parang training school sila. Minsan kailangan ng mga naka-print na yung training shirt. Sabi naman yung inaano ko. Activity shirt na. So, ito ang ginagawa namin, ano to, para sa Salcoro Cost. Sir, tuloy ko muna habang nanonood ka. Thank you.
sa'yo, ma'am. Dito mga katribo, light talaga tayo kahit kwentuhan sa labas, kahit sa pagtawag ng anak. Maririnig niyo kasi light talaga yan. Walang itinatagong sikreto. Walang edit-edit. Pa natin kung anong brand. Baka hindi naman tayo sponsoran eh.
sa lugar. Hindi tayo benta ka. Ito mga katribo, malapit na tayo natapos. So, nagbigay na tayo ng instruction na magpainit na ng press para sa final curing ng plastico. So, sa mga hindi pa rin nakakaalam o sa mga gusto makakuha ng idea, paano ba yung mga tamang, paano ba yung tamang pag-cure ng plastico, tamang pag-press para makita yung kintap, yung ganda ng kapit niya, ganda ng pagkakaluto niya. So, mamaya, mga katribo, ipapakita natin.
Thank you.
mga katribo. Ngayon naman ay panuorin natin yung tamang proseso ng pag-cure or pag-heat press or tamang curing ng plastisol ink na gamit natin. No? So, muli yung ginamit natin is Roma ink, no? Roma plastisol ink. Produkto din po yan ng tribo. No? Sana tangkilikin natin yung sarili natin. Okay, puntahan naman natin yung isang parte. No? Ito naman po, plastisol. Plastisol din yung ginagamit nila. Okay. Yan yung tinatawag naman na Tyreg. No? Next time naman po, gagawa tayo ng tutorial kung paano yung tamang pagsiset, pagre-restro gamit ang Tyreg Inspired. Philippine-made Tyreg Inspired. No? So, isa rin po kami sa nagpo-produce ng mga lamesa nito ng guide. Kami rin mismo yung mga gumagawa. So, ang in-charge naman natin doon ay yung mag-asawa nila Toto Gamay at saka ni Gingi. Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo, pag-aralan natin o panoorin natin, no? Kung paano yung tamang proseso ng pag-cure, no? Pag-heat press. So, ang gamit namin sa curing ay heat press at wala tayong conveyor type na dryer. So, heat press yung ginagamit natin para sa final curing. So, dito naman po kayo manood in frame si Jimboy.
Yan po mga katribo. Ano kung mapapansin ninyo, bakit hindi kaagad niya tinatanggal? So, yun po yung tinatawag naming cold feel. Oh, pag malamig na, saka pa lang tatanggalin. So, may mga advantage kasi yung cold peeling ng Teflon at karna mahipre. Unang-una, sa cold peel, hindi sumasama sa Teflon or minsan kasi may mga pagkakataon na natutuklap yung pintura kasi dumikit sa Teflon. No? Yun kasi, mainit yung heat press, siyempre, lalambot yung texture ng mga ng ink natin, ng plastisol. So, kung bigla nating tatanggalin yung Teflon, malambot yung ink, may possibility na talagang didikit. So, ang solusyon namin doon is yung tinatawag namin na cold peel. Palamigin mo muna bago mo tanggalin. Isa pang advantage niyan, sa cold peel, mas lumalabas yung kintab ng plastisol. Yan po yung mga simpleng sekreto din ng pag-cure or pag-heat press ng gamit. So mga katribo, no? Maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin sa panonood niyo at sana naman kahit konti mayroon kayong natutunan at doon nga pala sa mga kaibigan natin or sa mga viewers natin na hindi pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, kindly pakiusap, subscribe, like niyo na rin and share. Then, hit the button bell para notify kayo sa mga susunod pa namin mga videos. Maraming salamat po at sana nakatulong kahit papano yung video namin ito. So, sa mga susunod, may mga tutorial po tayong gagawin. Kaya, abang-abang lang. Maraming salamat po. Paalam.